Carlito, ikwento mo na ako anong problema, anong sitwasyon natin ngayon na kailangan mong aming tulong. Nung dumaan po kasi ako sa ano, sa biyerang ko pong lalaki. Okay. Sinabi po na ano, ngayon ba ka alam kung buhay na yung asawa mo? Hindi ko po ako alam tayo eh. Kasi huwa ko, hindi naman po kami nag-uusap na sa ano, sa chat. Hindi na po kami nag-chat eh. Eh gusto nga nga ako yung tumawag sa'yo. Nasabihin na nakauwi na siya. Sabi po ng biyerang ko siya, ikaw na ikaw magsabi sa asawa mo. Tapos niya po, sabi po ng tatay ko po, gusto na raw pong makipaghiwalay po sa akin. Teka, ang asawa mo ay isang OFW. Opo. OFW sa, siya saan? Sa Qatar po. Anong pagka-OFW sa Qatar? Sa waitress po, waitress. Waitress sa Qatar. Ngayon, kailan siya umalis? Magdadalawang taon na po sana siya ngayon sa ano, December eh. Ngayon, ang problema, bumalik na siya dito sa Pilipinas na hindi nagpapakita sa'yo? Hindi po, bigla na lang po siya umuwi. Kasal ba kayo? Opo. May mga anak kayo? Meron po, dalawa po. So wala kang ka-idea-idea kung nasan siya? Meron po, nagharap na po kami. Ah, nagharap na kayo? Opo. O ano sabi niya? Eh, pinapaamin ko po kung buntis po siya. Kasi may dala po akong pregnancy test eh. O ano nangyari nung magkita kayo? Nagpa-pregnancy test ba siya? Sabi ko, linisin mo yung pangalan mo kung talagang hindi ka buntis. Mag-pregnancy test ka. Okay. Sabi niya, bakit payag ka ako magpe-pregnancy test? Ayaw po niya. Bakit ka naman nagduda na siya ibuntis? Kasi kilala ko po yung niya. May nagsabi sa ibuntis siya. Ano po yung balak niya? At saka yung kapatid ko po, kasama niya po sa trabaho eh. O ano sabi ng kapatid mo? Eh niya po, nagtanong-tanong yung kapatid ko sa dati niya. Sa pinagtatrabuhan po ng asawa ko, nagtanong po. Sa supervisor, kinuwento po sa kanya lahat. Okay, sino ang lumalabas na nakabuntis sa kanya? Yung naghahatid yung dura po sa kanya. Paano niya po ba nalaman, sir, na buntis? Sa kapatid ko po, kasama niya po sa Qatar. Meron ba tayong pangalan nung sinasabing nakabuntis? Wilson po, Wilson. Yung bang misis mo bumalik nasa dito? Sa Romania na raw po yung lalaki. Filipino din? Filipino din. Okay, yung bang misis mo bumalik dito dahil finish contract na siya? Hindi pa po. Malapit na nga po, ngayon December po na ito dapat. Ikaw ba, nakipag-coordinate na sa agency niya para malaman kung anong status niya, anong status ng pagbalik niya dito? Hindi pa po. Siya ba ay babalik ulit mag-abroad? Parang ganun nga po, may ayaw, parang lumipat po kasi yung lalaki. Hindi, pero ba't kaya, suggestion ko makipag-coordinate ka rin sa agency niya kasi baka aalis na naman yan. Eh nga po, sabi ko nga, ayoko na pong paalisin siya. Pero hindi na po kami mag-ano. So, tingnan natin kung anong pwede natin gawin, Sharia. Total, may mga chances naman na na-prevent natin yung pag-alis pag may mga issues na ganyan, ano? May chat po, may conversation dito, attorney. Sige. Sino po yung kausap dito na nanlalamig daw, parang 3 months ako bago? Ako po, kami po mga kapatid. Nanlalamig na po sa inyo si Mrs. Gano'n po katagal? Pagkari po ng birthday ng bunso ko nung nag-7 taon po. Mm, paano po? Hindi na po kami nag-uusap. Inaway po niya ako nang hindi ko po alam yung ano. Yung dahilan? Oo. Pero ano po yung ini-insist niya na dahilan? Ba't po kayo nag-aaway? Sa nakita ko magkamukha yung ano nila sa laro, sa ML. Pinatanggi niya sa akin. Sa ML, attorney. Okay. Mobile Legends, attorney. Pasensya ka, hindi ako marunong mag-ML. Hindi ko rin alam kung paano yung sa ML. Paano yun, sir? Paano niyo po nahuli sa ML? Pinagtalunan ko na po kasi naglalaro din po ako, nakita ko po. Mm. Parehas na parehas po yung ano nila, yung profile, saka yung mga ano nila, yung hero. Mm-hmm. Anong pangalan nung ano? Dugo couple ng opo. Yun nga po yung lalaki din na yun. Hindi, pero may testigo ka naman yung kapatid mo, di ba? Opo, saka po yung pinagtanungan po niya na ano, supervisor po ng asawa ko. Yun po yung nagkwento po lahat. So, sinasabi mo bumalik siya dahil hindi naman siya finish contract. Opo. So, maaring bumalik siya dahil buntis nga siya. Opo. Kasi kung isang dalaga ato, isang babae na wala namang asawa doon ay pakilala buntis. Pakilala daw po doon yan, dalaga. Ano, no? Pakilala daw niya po doon, dalaga. O nga, pero malaking issue yan. Saan ba siya, ano, Qatar uli? Ano, Qatar? Qatar po. Malaking issue kasi sa mga Muslim countries yung babaeng mabubuntis nang wala namang asawa doon. Kaya siguro nagtago dito. Eh, sabi nga po, matagal na daw po kami hiwalay. Ma'am Marites? Pa. Ma'am, ano pong pagkaalam nyo dito sa sinasabi ni Carlito na ito, na buntis daw ang kanyang asawa sa ibang lalaki? Ay, hindi, ako rin po, hindi ko po kasi alam eh. Hindi naman po ako nagtatanong po ako sa anak ko. Wala naman po siya sinasabi. Ma'am, nasan po yung anak nyo ngayon? Po, nakakasama nyo ba dyan sa bahay? Nga po siya lumuwas. Kaya, pero sinya-chat ko po siya. Tatanong ko, pag nabasa yung chat ko, sigurado pong iya-ano niya. Sabi ko nga po sa kanya, uuwi. Saan? Nasa Manila po siya. Wala po talaga sa amin ngayon. Ah, okay. Nasa ba asawa mo ngayon, Carlito? Hindi ko po alam ngayon eh. Wala ka na idea? Anong lugar nga? Saang lugar kayo nagharap?
Sabihan ko po lalaki sa Candaba din po. Pampanga? Oh, Pampanga. Candaba po, Pampanga po. Eh, yung mga bata. Kamusta yung mga bata? Ano sinasabi ng mga bata? Eh, ala. Ala naman pong kibay yung mga anak ko. Ilan taon na ba yung mga anak nyo? 9 po. Taka yung isa mag-8 po ngayon. Alam na ba nila yung nangyayari? Alam na po ng panganay ko. O anong sabi nila? Sabi nga po nung panganay ko, kahit alaya ka kami mama. May papa naman po eh. Ang problema kasi natin dito, Carlito, ano po, kung may nangyari mang pagtatalik dito, lumalabas sa ibang bansa. Opo, sa iba. Okay? Kung dito nangyari yung pagtatalik, pwede natin siyang kasuhan ng adultery. Criminal case. Silang dalawa, nung lalaki, ano? Pero sa ngayon, ang nakikita ko siguro dito is tingnan natin kung kung ano man yung, kung balak man siyang umalis ng Pilipinas, ay mapigilan natin yung kanyang pag-alis. No, dahil alam mo, yung pagpupunta sa ibang bansa, Arab, sa Muslim country na ikaw ay buntis at walang asawa o hindi kayo kasal, ay bawal na bawal 'yon, ano. Kaya siguro pinakamaganda mag-coordinate ka rin doon sa iyong travel agency para makita natin. Pero just in case, ano bang balak mo? Gusto ko lang po, aminin po niya yung ginawa po niya. Totoo yung buntis po siya. Kasi kilala ko po yung asawa ko. Okay. Pagka po kasi pinagsabihan ko ng ano, magagalit po yun pag di po talaga totoo. Okay. Kailan mo siya huling nakausap? Kahapon lang po. So, maski sa'yo, ayaw mo na rin makipagbalikan sa kanya? Ayaw ko lang po. So, po yung mga anak ko, binlock niya po sa mesin. Pala eh. So, okay na rin naman pala sa'yo kahit na tanggap mo na rin na maghihiwalay na kayo. Opo. At tanggap mo na rin siya, bunti siya sa ibang lalaki. Gusto ko lang po, hindi na po siya makalabas nung ano. We will try our best. Titingnan natin, ha? Opo. Kung anong possible natin pwedeng gamitin na ground. Okay? Kasi ang tingin kong mangyayari dyan, sihintayin niyang manganak siya at saka siya lalabas na hindi siya buntis. Pero ang pakiusap ko sa isa ngayon, kasi ikaw din lang ang pwede makipag-coordinate sa agency niya, alamin mo kung anong status niya. Yung pagbalik niya dito at kung siya ba ay makakalabas uli. At titingnan natin kung anong pwede natin gamitin na ground upang nasa ganun ay siya hindi makalabas ang Pilipinas. Kasama po niya yung kapatid ko sa Qatar eh. Base dito, attorney, sa mga pinasa po na conversation ni sir, mukhang may alam po yung kapatid po ninyo sa pinagagawa po ng misis po ninyo sa ibang bansa. Kasi parang ang sinasabi dun, base dito, attorney, parang nagpapaawa daw. Ikaw pa daw po ang binabaliktad. Kwento mo, sir, kay attorney, kung ano yung naging pag-uusap niyo. Lagi ko raw po siyang sinasaktan. Kaya daw matagal na raw po kami hiwalay. Okay. Yun po ang kwento niya raw. Na hindi naman totoo. Oo. So siya ay umalis ang Pilipinas na maayos kayong dalawa. Opo. Hanggang kailan kayo nag-uusap ng maayos kayong dalawa? Siguro mga pag-alis niya po, mga isang buwan mahigit, ganun. Okay. Tingnan natin, ha. Gusto kong i-secure mo lahat yung mga travel documents niya, etcetera, etcetera. At sasabihin ko sa iyo kung bakit mo, off the air ko nang ikukwento sa iyo kung ba't kailangan natin makuha yung mga travel documents niya. Opo. Okay? Pakitulungan na lang natin siya rin sa ating mga reporters, ha? Mm-hmm. Tapos siguro pumunta ka rin sa DMV para makita mo yung mga papeles niya, kung anong meron siyang papeles doon, ha? Opo. Para mapigilan natin yung pag-alis niya. Mm-hmm. Ha? Ang importante, makuha ko yung papeles na gagamitin niya dito sa pag-alis niyang bago. Okay? At mapipigilan natin yan, ano? Opo. Pipigilan natin pag-alis niya. May mensahe ka ba kay Marife? I'm sure nanonood siya ngayon, sir. Hey, aminin mo lang ngayon totoo. Kung buntis ka, hindi ka pakukulong. Pero gusto ko lang, hindi ka lang makalis ng bansa. So, willing pa rin kayo na patawarin siya kahit siya po inabuntis man ng iba po? Oo, para lang po sa mga anak ko kasi... Tinanong ko nga yung mga anak ko, gusto niyo ba ako pakulong kay mama niya? Ano po ang sabi ng mga bata? Mailing po yung isang anak ko eh. Naawa naman ho. Siyempre, nanay pa rin po siya. Oh, siyempre. Anak ko, di mo po masamang tao eh. Pinasama lang niya ako sa trabaho po niya. Pero ikaw naman, Carlito, may sarili kang trabaho dito. Meron po, trailer driver po ako, sir. Okay. Pero, at least, responsable ka rin sa pamilya mo, sa anak mo na. Opo. Wala ka rin talaga makikitang dahilan na sa'yo manggagaling kung bakit ginawa niya yung ginawa niya. Unless, yun nga, nananakit ka ba, sir? Hindi po ako nananakit. May mga bisyo po kayo. Kasi yung bang lalaki nakabunti sa kanya, may asawa din? Iwalay daw po. Iwalay. Ah. Nandito yung babae. Opo.
Kasi baka mamaya, sir, pag nakausap naman po natin si Ma'am Marife, syempre, ang sasabihin niyan, nanakit, nananakit kayo, lasinggero, babaero. Hindi niya po inilatahilan niya sa akin, kaya daw po siya nakikipaghiwalay. Sabi ko, ano po yun, napakababa na makakuntay lang. Bigla-bigla kang uwi, magkonti na lang yung ano, bubunuin mong buwan eh. Uwi kang bigla dahil well, at least, kung nakikinig ka, Marape, Marife, open ang linya namin para sabi ko, makausap ka rin namin. Ang buwan na lang, uwi ka na. Bigla kang umuwi eh. Sayang ka kung makukuha mong pera, sinasabi mo. Nagpapadala ba siya ng pera sa inyo? Sa anak ko po, pinadadala po niya anak. Hanggang ngayon? Opo. Pero ngayon, hindi na po. Nung simula nung uwi po na yan. Alam mo, nanay yan, hindi pa rin makakatiis yan dahil yung mga anak niya nga. Oo nga po. Kaya hindi ko na nga po siya pakukulong kahit na magagalit sa akin yung mga kapatid. Gusto po kasi ng pamilya ko talaga pakulong siya. Dahil nga po sinira raw po yung buhay. Kaya sabi ko, kawawa naman yung mga anak ko rin. Sige, tingnan natin yung angulo na yun, ha? Yun lang naman po yung gusto ko yung kung hindi na po siya makaalis ng bansa. Ayun, yun na lang. Kaya medyo pagtulungan natin masecure mo yung mga travel documents niya. Magka-idea tayo kung paano siya aalis ng bansa sa susunod. Kasi mamaya baka parang nadulas nga po sa kahapon sa akin. Pep, ano bang naging pag-uusap nyo kahapon, sir? Kasi nag-usap po kayo sa barangay. Ano pong naging hindi pag-uusap? Hindi po, doon lang po sa bahay ng biyana ko. Ano pong naging pag-uusap nyo, sir? Yun nga po, sabi ko, ba't ka biglang umuwi? Ano pong sabi niya, sir? Magkikipaghiwalay na raw po siya sa akin. Sabi ko, ano ba yung dahilan? Eh, hindi na raw po niya ako mahal. Maaring manawagan ka doon through the nanay kung anong parties, ma-relay mo yung message mo. Ang masasabi ko lang sa'yo, mag-usap kayo ni Marite. Kasi, di ba kahapon, inutid lang namin yung kasawa mo doon sa Bienal mo lalaki. Oo nga po eh. Kahit ako rin umuwi, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung bakit umuwi yung anak ko. Nagtatanong ako sa kanya, wala rin sinasabi. Basta tasagot lang sa akin, ma, atid mo ako kay tatay ko. Nung pa nasa abroad ako, nag-usap na kami ng tatay ko. Kaya yun lang ang masasabi ko sa'yo, Budoy. Oo nga po. Kaya, kasi hindi ba ako nag-usap kayo? Wala naman ako, atid ko lang yung anak ko. Hindi po, ayaw po niya mag-pregnancy test eh. Kami dalawa lang naman yung nasa kwarto. Sabi ko, linisin mo yung pangalan mo kung di ka ako talaga totoo. Alam mo, Budoy, may sakit ako. Kasi, kaya ayaw kong mag-ano ng ganyan. Sabi ko kay Marit eh, puntahan mo yung tatay mo. Dahil ako may sakit ako, hindi ko kayang ganyan-ganyan. Alam mo naman yung kasama mo, pag ayaw niya, hindi mo naman mapilit-pilit. Kahit ako nanay. Kaya mas mabuti, pag nakontak ko si Marit eh, pauwihan ko kung nasa Maynila man siya, no? Pero talagang wala sa amin si Marite, Budoy. Wala sa amin. Ay, parang kapitid po ni Carlito. Ah, okay. Ano pong, kayo po ba yung nakasama ni Ma'am Marife? Hindi po, nasa abroad pa po yung kapatid po namin. Ano pong pagkakaalam niyo po sa, kay Ma'am Marife at dun sa lalaki niya daw po na sinasabi ni Sir Carlito? Eh kasi po nung sabi po ng kapatid na namin po nasa abroad, ang pagkakasabi po, 3 months pa lang daw po nung hipag po namin doon, naging shota na daw po nung si Wilson daw po. Binigay daw po niya, ang pakilala daw po niya, dalaga daw po siya, hatid sundo po siya doon. Tapos sabi po ng kaibigan pong si Maya yata o si, tsaka po si Rose, inuwento po ng sa kapatid po namin. Ano po, supervisor po ng asawa ko yan? Apo. Ang sabi po, di na daw nga po umuwi ng accommodation. Tapos nakita din po ng kapatid namin, may boxer po na nilaban po nung hipag namin. Ayun lang. Boxer shorts. Boxer shirt po. Stripe po. Di na lang daw niya tinanong. Di na lang po. Nagsama yung lalaki at saka yung... Yung po ang sumusundo yung lang. Yung po nagsasabi din po. Sinusundo daw po lagi. Nasi tsundo. Nabalita nga po daw araw-araw po dun sa may katar sa may... buntis nga daw po kaya po umuwi. Marami pong nagsabi doon. Po niya, yun po nagsabi. Opo, kaya nga po nagtaka nung sinabi po namin, nung kapatid po namin doon na nag-aalala pa nga daw po yung mga kasama, baka daw po bugbugin ko pag-uwi. Nung nagtaka nga po nung mga kasamahan po doon ng mga barkada po niya doon na sabi po ng kapatid namin, may asawa't anak sa Pilipinas si Maripe. Pero ang sabi po niya, dalaga daw po siya. So, maaaring yung alam ng pagkalalaki, dalaga siya. Nung lalaki, dalaga siya. Umamin po nung naging sila na po. Carlito, para matulungan kita,
kunin mo yung telephone number ko at magkwentuhan tayo para masabi ko sa inyo anong dapat mong gawin, ha? Opo. Para matulungan ka namin doon sa gusto mong mangyari, mapigilan siya. Okay? Opo. Bago mangyari lahat ito, ano, i-describe mo nga yung hipag mo. Okay ba siyang asawa ni Carlito? Nung wala pa itong mga problemang ito, maayos naman silang nagsasama. Maayos po silang nagsama. Nung umalis po siya, nung una po kasi nag-abroad siya sa Oman. Okay. Tapos, para pong nagka-problema, nauwi po sila sa may Pilipinas. Tapos nagka-pandemic po. Mm. Ngayon po, nag-ayos po ulit sila ng papel. Papunta nga pong Qatar. Ngayon po... Pero sa relasyon nilang dalawa, wala silang problema? Wala po. Wala po. Simula so, hindi totoo nang bubugbog o nananakit? Po. Isang beses po, totoo po, nasaktan po ng kapatid namin. Hindi po namin niya, ano, kahit pagtanong niyo po sa amin doon. Na, pero pinatakbo po namin siya kasi lasing po nung kapatid namin, binungangaan po niya ng binungangaan doon sa may inuman. Pinahiya po ako sa mga tao doon. O, pero nagulat kayo pare-pareho at ginagawa ito ng hipag niyo sa kapatid mo. Iyon nga po. Tapos nung dalawa pa po ng aming anak, wala pa pong kaalam-alam. Yung iniinda po kasi ng panganay ko. Makikita niyo po minsan kasi nung anak nila, minsan hutulala na lang. Hoy, ito. 9 years old na ho nung bata. Ay, parehong babae yung mga bata. Opo, po. Ako po nag-aalaga sa mga bata na yun eh. Nag-iinip na ako kagabi. Well, I'm sure, kung hindi man nanonood ngayon yung hipag mo, mapapanood at mapapanood niya ito at malay mo, di ba? Tablan yung kanyang konsensya at makipag-usap hindi ng maayos. Hindi nga po. Ang gusto nga po, hiwalayan. At saan sabi nga sa po sa kapatid ko. Sa akin, hindi na rin niya kukunin mo. Yung anak ko, talaga na kung di mo makukuha. Sabi po niya, huwag ka ikang mag-alala, hindi ko eka kukunin ang mga anak mo. Yun po ang sabi. Para pong wala siyang pakialam sa anak niya. Iniwan niya pong ganyan. Para malinaw ha, kung dito nangyari yung pagtatalik, ang pwede natin ikaso sa kanila ay adultery. Okay? Kaya lang nga, lumalabas nangyari sa ibang bansa. Opo. Sa ibang bansa nga po. Pero gawan natin ang paraan yung gusto mangyari. Ha? Opo. Okay. Ilan naman po gusto ko sa... O, basta pag-usapan natin dalawa kasi hindi ko pwedeng i-discuss sa ere. Oo. Ha? Opo. Sige po. Ma'am, salamat po kausapin ko kayo sa kabilang studio, ha? Salamat po. Magandang hapon po.